Good evening guys, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-reinforce ng loading nozzle ng gas blowback pistol. Bale, yung gagamitin natin, ang i-reinforce natin ngayon is yung WE, high kappa loading nozzle. Bale, sinasabi ko sa inyo i-reinforce is yung part na to, yung naglo-load ng BBs. Kasi kaya natin siya i-reinforce para mas tumibay siya. Kasi normally, napuputo siya dito sa part na to. Yan. Ngayon, ang sakit naman ng WE, loading nozzle, at saka armorer works, is lumalambot yung part na to. Yan. Kung makikita nyo, gumagalaw siya. Kaya ang nangyayari dyan, yan yung BBs, imbis na itulak niya, pumapatong siya. Yan. Dumudulas. Imbis na itulak niya, yon tulak. Tapos, load, tulak ulit. Ang nangyayari, dahil nakatungo na siya pataas, eh pumapatong na lang siya. Yan. Nadidiinan lang niya, hindi siya naglo-load. Bali, ang kailangan natin is loading nozzle, pliers, pointed metal, pointed rod, pang drill, at saka pandikit. Bali, ang gagamitin natin sukat ng drill bit is ayan, mga 1mm 1.1, yan ang gagamitin natin. Start tayo ngayon. Kaya natin kailangan itong pointed ano na to, rod na to, kasi masyadong maliit yung bubutasan natin, so kailangan natin siyang hanapin yung gitna tapos tuldukan. Ayan, makikita nyo, meron na tayong tuldok. Ayan. Para hindi lumihis yung pagdidrill natin. Okay, start na tayo. Pagdrill nyo nga pala siya, kailangan mga hanggang dito. Okay? Let's start. Up, yeah. Naiba na natin, so hanggang dyan siya. And start na tayo magdikit. Ito ang pandikit. Ngayon, ang gagawin natin is yung drill bit natin. Ito yung talim, ito yung part na wala, yan ang ipapasok natin. So, ipahin yung na siya dyan. Yan, tulak, ikot. Yan, tapos hugot ulit. Lagay. Yan. Yan. Ganyan yung magiging labas niya, so, kayaan nyo lang muna siyang matuyo. Tuyo na yung dinikit natin. So, ayan, hinihila ko, ayaw na. Ayan, yung purpose nyan. Ito na yung puputulin natin yung part na ano. Ayan, may makikita ka pang sobra. Ipa-file nyo na lang yung part na yan. Papayin nyo na lang yun. Yung nakausling meta. Ayan, na-file na natin. So, yan na yung final ano yan, product niya. Makikita nyo sa gitna, yung steel na binaon natin. So, kahit anong diin ko na, sobrang tigas.
hindi na siya bumababa. Hindi katulad itong isang wala. Ayan. Ayan na. Diba bumababa? Ito. Tigas. Pero huwag kayo masyadong umasa na panghabang buhay yung tibay ng nozzle nyo kasi yung magkarelasyon nga naghihiwalay eh. Nozzle pa. So, pwede siyang mangyari. Mabasag yung part na yan. Mabasag. Mag-crack dito. Yung mga usual na pwede mangyari sa nozzle. Kaya itong reinforce natin dito lang sa part na naglo-load sa BBs. Yung part dito, hindi natin ginalaw. Okay? Subukan nyo na para malaman nyo kung tatagal.